Hello mga kabukid, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon mga kabukid, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung ating mga papisa na sisiyo noong buwan ng July. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang status nila. Diba yung first batch ng ating mga sisiyo, 14 na piraso lang. Tapos yung pangalawang batch, hindi ko napakita sa inyo, 24 lang yun sila. Tapos nagkaroon tayo ng mortality sa pangalawang batch na dalawa. Kasi yung dalawa, maliit siya masyado. Kaya huwag natin itong patagalin pa mga kabukid. Ipapakita ko na sa inyo. Tayo na. Let's go. Ito na pala sila mga kabukid. Oh. Yan. Natutulog sila. So, tinanggalan ko muna sila ng ilaw. Bale, yung edad nila ngayon, nasa 15 days old na sila. Hindi sila magkakaparehan ng laki kasi meron lang, di ba, dalawang batch yung ating mga papisa. So, ayan o. Sinanay ko na sila na ganyan. Para kung ilipat naman natin sila sa kabila, na brooder, yung walang pailaw natin sa labas, hindi na sila maninibago pa. Ang ginagawa ko pala dito mga kabukid, tuwing araw, tinatanggalan ko ng ilaw. Pero pagdating ng gabi, yung hapon, binubuksan ko. Kasi pag palaging may ilaw, hindi sila natutulog. Ayan o, tinanggalan ko sila ng ilaw. Ayan, nagkumpul-kumpul sila, natutulog sila. So, ganyan yung ginagawa kong diskarte para kahit pa paano, natutulog naman sila. Yung parang normal lang. Diba? So, maganda naman yung naging resulta. You know? Meron dito isang malaki, oh. You know? 15 days, ganito siya kalaki mga kabukid, oh. Pero yung iba maliit. Iwan ko lang kung anong breed yun. Yan may kulay brown, oh. Ito yata yung sa Rhode Island natin, 99. Meron din maliit. Ito yung maliit, ito yung mga native talaga siya. So, mag-stay muna sila dito ng 20 days. Bago natin ilipat doon sa ating ibang brooder, yung sa labas. So yan pala yung sinasabi kong brooder mga kabukid. Tapos ko na rin yung i-disinfect kahapon. So okay na yan, ready na yan. Maghihintay na lang tayo ng 20 days. At ito na yung ating mga bagong papisa mga kabukid ngayong buwan ng August. Bali 52 na piraso ito sa lahat mga kabukid. Mayroon pala akong ginawang pagbabago sa pagkulikta natin ng mga eggs. Hindi na ito by batch. Bale ito lahat, sabay-sabay ko na itong isinalang. So, nag-iba ako ng pamamaraan sa pagkulikta ng itlog. Hindi ko lang muna pinakita sa inyo kung ano yung style na yon. Pero yon ginaya ko lang doon sa social media. So, in-apply ko siya dito kung magiging epektibo rin ba. Sana magiging successful yung ginawa ko. Pero i-update ko kayo kung anong kalabasan nito, kung maganda ba yung hatching rate nito. So, yun lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat at patuloy lang tayo sa buhay. At enjoy lang natin palagi kung ano ating ginagawa. Palagi ko kayong i-update dito mga kabukid kung anong mga nangyayari dito sa ating backyard. At see you in my next video mga kabukid. Happy farming sa ating lahat. Bye-bye. God bless all mga kabukid.